Hi guys! Good morning! Kunin ko lang yung kape ko. Welcome back to another vlog, mga peshi! Ayan. At dahil nga retrogression ngayon, mga beshi, as in nakakaloka, umurong pa ng umurong hanggang 2020 ata yung retrogression. Kaya, you know, ang dami nang nagtatanong sa akin, marami rin akong napapansing mga comment kasi nga galing akong Saudi. Kung magsa-Saudi muna ba daw sila, kung okay ba daw mag-Saudi muna, or kung maganda ba daw yung Saudi Arabia. The answer is a definite yes. Saudi Arabia is a great country, napakaganda ng ano to, ng capital city ng Riyadh, yung Jeddah maganda rin. So napaka magandang country, or ano siya, bonggang country to explore with. And the nursing experience is really good, as in bonggang bongga. Meron pang isang nagtanong, pinaka latest ito, sir. Okay po ba na mag-Saudi lang muna before USA? Complete na everything ko, like PD na lang talaga ang kulang. Meron ding mga nagtatanong sa akin kung maganda ba daw yung experience sa Saudi. Definitely the answer is yes. Okay? Karamihan ng mga kagamitan or equipment na meron sa Saudi ay meron din dito sa Pilipinas, USA. So, halos kapareho lang niya. Sometimes, kung ma-assign ka pa sa mga magaganda at malalaking ospital sa Riyadh, ay ang equipment or experience is almost similar. Okay? Katulad dito, meron ditong Omnicells. So, merong fixes sa Saudi. Especially kung magtatrabaho kayo dyan sa Prince Sultan Military Medical City, kung magtatrabaho kayo sa mga malalaking ospital sa Riyadh, ay makakagamit or magkakaroon kayo ng magandang experience na almost similar ang system dito sa Amerika. So, ang alam ko, meron na silang Cerner, which is almost similar to Epic, pero sabi nila mas maganda talaga yung Epic. Charis, pre-note! Ayan, bibigyan ko kayo ng magandang dahilan kung bakit dapat mag-Saudi muna kayo. Kung wala naman kayong mga anak at wala single kayo, di ba? Wala kayong aalalahanin. Number one reason para mag-Saudi muna kayo habang nag-aantay ng PD nyo kasi tumatagal na, ay tax-free ang salary, mga Inday. As in, tax-free ang salary. Lahat ng ano ninyo, lahat ng pera ninyo, lahat ng kinita ninyo after a month ay tax-free. So, wala kayong babayaran na tax, as in. So, sa mga government hospital ngayon, I think ang pinaka-minimum na is 5,000 reals. As in, siguro ko kita kayo ng mga 70 to 100,000. What more kung malaki-laki na ang inyong experience? O, diba? Bonggacious! Pangalawa, short and napakadaling mag-buy out ng contract. Hindi nyo man lang kailangan mag-buy out, mag-resign kayo. O, diba? Kung kinakailangan after 6 months, 7 months. O, diba? Merong short-term contract. Huwag nyong isipin, sabi nyo, ay 2 years contract na naman. Mga beshi, sa tagal ng aantay nyo, yung 2 years na sinasabi ko, napaka-ikli na yun, mga Inday, na pag-aantay. Kasi maski current ang priority date nyo ngayon, marami pa kayong mga pagdadaanan. O, diba? Marami pa, mag-DDS-260, mag-ganyan-ganyan, fee bill, at kung ano-ano pa, mga requirements. So, better na meron kayong tinatrabaho, meron kayong trabaho habang nag-aantay kayo. So, mas maigi na yung ganun, kesa naman sa wala, at mabulok lang kayo sa Pinas. Ang kagandahan kapag nag-Saudi Arabia muna kayo, mga beshi, is that meron na kayong magandang experience, kumikita pa kayo ng malaki. Hindi ko naman sinasabi na sobrang laki, pero at least well compensated kayo kapag nasa Saudi Arabia. O, diba? Bongga. Pangalawa,
yun na nga, maganda yung experience, mga beshi. As in, super duper napakaganda ng experience sa Saudi Arabia. Almost similar lahat ng equipment, ng infusion pump, ng cardiac monitor, lahat. Wala halos pinagkaiba. Number 3 is that napaka-safe ng lugar. As in, napaka-safe. Safe na safe kayo unless gumawa kayo ng kababalaghan. O, diba? Gumawa kayo ng mga kalokohan. O, doon, hindi kayo magiging safe. Diba? So, napaka-safe. Kahit saan kayo magpunta, napaka-safe ng Saudi Arabia. As in, super duper. I really love Saudi Arabia. In fact, we'll be coming back. Ay, nakakamiss ang mga habibi. Charis. Yun. As in, napaka-safe ng lugar. Napaka-bait ng mga tao. Though, nakaranas din naman ako ng maunti-unting diskriminasyon nung nasa Saudi Arabia pa ako. Pero, for the most part, halos lahat ng mga makakasalamuha mo ay mababait. Okay? Wag na lang isipin na parang, of course, meron talagang mga filingero at filingera na parang kasi hindi ka kasi citizen. So, okay na yon. Taste-in mo na lang. Hindi ka citizen dahil mas may karapatan sila kesa sa'yo sa bansa nila. Okay? Wag masyadong umasta na parang tagapagmana ng ospital or yung parang ay, dapat hindi ako ma-discriminate o hindi ako dapat ginaganito-ganito ng mga ano, ng mga Saudis. Mga beshi, citizen sila, ikaw working visa lang. So, pwede kang pauwiin anytime kung gugustuhin ng HR. So, be grateful and be thankful. Okay? Na binigyan tayo ng trabaho at oportunidad ng Saudi Arabia dahil sa skills na meron tayo sa ating mga kamay. O, diba? Be grateful and thankful. Kung hindi na kayang tiisin yung mga ganong bagay at medyo pikunin ka kapag or naiirita ka kapag inuutusan ka or parang feeling mo ay lamang sayo ang isang Saudi citizen, eh umalis ka na ng Saudi Arabia. O, diba, bongga? Gaya ng ginawa ko, charis. Diba? So, be grateful and be thankful and always mo na lang isipin para malampasan mo or matapos mo yung contract mo is that citizen sila, ikaw hindi. Respect their culture, respect them as a citizen. As a citizen, charis. Ayon. So, aside from tax-free salary, good experience, napaka-safe ng lugar, meron pa free transportation and accommodation. Sa Saudi Arabia, free ang transportation, free ang accommodation, and believe me or not, you will really enjoy Saudi Arabia. As in, may enjoy nyo talaga ng bonggang-bongga, mga Inday. Aside from that, benefits na parang free ang accommodation, free ang transportation, meron pa kayong ibang travel benefits kung kaya ninyong mag-travel papuntang Dubai, papuntang Qatar, explore. Sa mga beshi ko, sa mga kunards ko na nandyan ngayon sa Saudi Arabia, OMG, explore ninyo ang Dubai, Qatar, yung mga GCC country. Kasi kapag nandito na kayo sa Amerika, hindi na kayo GCC resident, kukuha kayo ng Dubai visa if you wanna go to Dubai. And hindi naman napakahirap, pero syempre hassle din na kumuha ng visa papuntang Dubai, diba? Kung gusto nyong i-explore. So, habang nandyan kayo, explore and go to Dubai. Kasi mura lang ang ticket, mga Inday. Ang alam ko, 1 or 2 hours lang yan from Saudi Arabia. O, diba? Bungacious. So, if I were you, explore the GCC country habang nandyan kayo sa Saudi Arabia. Kasi napakadali kumuha. Maybe visa on arrival lang kayo, mga ganyan, diba? Kapag GCC resident. Dito kasi, only Indian green card holder are allowed para mag-visa on arrival sa Dubai. Diba? Filipino is not entitled dahil sa talamak na pag-TNT ng mga Pinoy sa Dubai. Charis. Char lang yun. So, if I were you, mga Inday, go for Saudi Arabia.
reason din is that shorter ang contract. Tapos easy lang mag-resign at umalis. Wala kayong aalahanin na contract buyout fee. Kasi ang mangyari is that kapag umalis kayo, hindi lang kayo makakakuha ng bonggang benefits or end of service benefits sa Saudi Arabia. So isa pa to sa mga reason kung bakit nyo i-consider yung Saudi Arabia, especially kung magsistay kayo for around 3 to 4 years, meron silang end of contract benefits. So bago kayo umalis, hindi lang yung last pay or back pay yung makukuha ninyo. Makakakuha din kayo ng end of contract benefits, which is ma-add yun sa inyong parang back pay or last pay ninyo. So sometimes makakakuha kayo ng 20,000, 30,000 riyals, 40,000 riyals. Pwede na pambaon. So, as in, believe me or not, napakaganda ng Saudi Arabia to explore. And sasabihin ko sa inyo, magiging totoo ako sa inyo na parang isa to sa mga, hindi naman siguro ako nagsisisi kasi grateful naman ako sa na napunta ako dito sa Jumerica. As in, super duper grateful and thankful ako. At may reason siguro yung Panginoon or yung Diyos or yung Allah na napunta ako dito. Alhamdulillah. O diba? Pero isa sa mga pinagsisihan ko ay hindi ko na-explore ng bonggang-bongga yung syudad or yung buong country ng Saudi Arabia. Kasi napakaganda ng Saudi Arabia. O hindi ako nakapag-Dubai, hindi ako nakapag-Qatar, hindi ako nakapag-Kuwait, hindi ako nakapag, o diba? So, yon. So, ngayon, yung bala ko habang nandito ako sa Amerika, hopefully, ay after ng trip ko this coming October, ay makapaglibot-libot naman ako around yung mga South America or yung mga North American country dito. So, hopefully, di ba, bago man lang ako makaalis ng South ng Amerika. Pero matagal pa yun, mga Inday. Baka dekada pa. O, di ba, unti-untiin natin, di ba, explore. Hindi ko naman sinasabing wak-wakin ninyo yung inyong mga budget, pero at least you can explore on a budget naman. Hindi nyo kailangan magpasosyal, hindi kailangan bonggang hotel as always. Pwede namang mag-hostel, pwede namang mag-Airbnb, diba? So, hindi kailangan wak-wakin yung budget or sobra-sobra yung budget. So, yon. So, if I were you, sa mga nag-PPM sa akin, sa mga nag-comment, whether malapit na yung priority date ninyo, go for Saudi Arabia, mga beshi. Saudi Arabia is one of the best country to explore with as a nurse, diba? So, isa yan sa magandang option. At ang pinaka-last option at pinaka-the best, mga Inday, kung mag-a-apply kayo ngayon, halos walang waiting time. Siguro aabot lang ng mga 3 to 4 months, up to 6 months yung pag-aantay ninyo. So sometimes napakabilis nga, sometimes 3 months lang kung ready visa, sometimes 2 months lang ay makakaalis na kayo. O diba, bonggacious! Ako nga, kung iisipin ko, napakabilis lahat halos ng mga application ko. From the start of my application to deployment. Kung alalahanin ko yung pagpunta ko sa Saudi at saka yung pagpunta dito din sa Amerika. Yung matagal lang, always ako natatagalan sa pagdidesisyon. Kaya, bilisan ninyo yung pagdidesisyon ninyo, Charis. Diba? Doon ako natatagalan sa pagdidesisyon. Kasi kung maalala ko, nag-apply ako ng March of 2016, June 13 of 2016, nasa Saudi na ako, di ba? In as less than 3 months, o di ba? Doon ako natatagalan sa pagdidesisyon, mga Inday. Pero kapag nag-start na ako ng application, pinapadali ng Diyos yung parang application period ko. Diba? Kasi nga, handang-handa na ako. Handa na ba kayo? Diba?